So magandang gabi mga kabarangay. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for this vlog again ay spear fishing tayo, pero may problema tayo dahil nabasa yung aking camera sa underwater sa ilalim. So di muna tayo makakapag video sa ilalim. So i-referin pa natin. So bali papakita ko lang mamaya yung mga huli namin at kung paano ko siya pinana. Alright, so ito yung mga kasama ko. Si Kenonon nagbabalik. Ayan. At si Yan-Yan. Si Yan-Yan. Hello mga kabarangay. So, yung bantay namin na dito sa bangka. Bantay namin. Ayan si Kuya Gabi nasa ayan, lulusong na tayo mga kabarangay. Okay, lulusong na kami. So bali wala na naman kaming ulam. Kaya decide ulit. So ayan, bali di muna tayo makakapag video sa ilalim. So ako na lang mamaya. Alright. Alright. A few moments later. Magandang umaga mga kabarangay. So bali nakagilid na kami. So pagpapasensya nyo muna, wala tayong footage sa ilalim, kaya silipin lang natin muna ang mga huli. Okay, so sa, oh, tingnan ko muna yung aking huli. Ito na yung huli ko mga kabarangay. Ayan. So nakadali tayo ng danggit. Ayan. Oh, merong lifty din. So merong halimasag. So meron tayong pusit. O tawag sa amin ay nokos. Ayan, meron tayong dalagang bukid. Yung dalagang bukid, mayroong silay. Ayan. Ayan. So meron paro-paro G. Ayan yan. Meron tayong matambaka. Alright. So kung magtatanong kayo kung paano ko ba ito nakita o pinana, ang danggit ay kadalasang ito ay langoy o lumalangoy sila kapag may buwan. At kung minsan naman ay nakadikit sa mga bato o sa mga dahon-dahon. Ano ba ito? Dahon-dahon? Yung tag sa mga tala. Ano ganyan tawag sila na dahon-dahon? Lapa-lapa. Yan. So ito naman ay nasa gilid din ng sa nasa angat-angat, nasa taas ng mga bato. Yan. So ang technique naman ito para mahuli ay na yung flashlight natin ay dapat nagbi-blink-blink. Yan. Pero ito yung maliit ay hindi na kailangan kasi maamo. Ito naman yung dalagang bukid ay palangoy-langoy lang ito mga kabarangay. So kailangan ng timing lang sa pagpana. Pag hindi matiming, hindi ka talaga makakatama ng dalagang bukid. Ito naman ang paro-paro G. Yan. Wala tong yung pahinga sa paglalangoy. Langoy lang ng langoy. Sa timing lang sa timing lang sa pagpana mga kabarangay. Tingnan mo kay tama ko nasa gilid. Pasyortihan na lang. Ito naman yung silay mga kabarangay, ang talagang ito ay naka mga steady lang sa buhangin sa gilid ng bato. At minsan ay sumusok-sok sa ilalim ng bato. So nakadali tayo ng matambaka mga kabarangay. Ang matambaka naman ay mabilis tong lumangoy sa taas.
So, nasa kalahating area ng dagat, nasa kalahati siya. So, minsan din ay pumapailalim. Kaya timing yung pagpana nito, yung matambaka. Nasyortihan natin at napana. So, ito naman ang bungtan. Yan, bungtan. Nakita ko doon sa gilid ng bato. At mabuti naman ay napurohan natin. Ayan. So, yan, mga kabarangay. O, ito naman. Anong tawag sa atin ito? Paltik, ano? Kwan. Kadlitan. Diri. Kanon, ano yung tawag sinin? Kwan? Kanon? Baklid. So, baklid naman ay tulad din ng silay na nasa gilid ng bato, nasa buhangin. Yan. So, hindi siya masyadong lumalaki. Ayan. Mga kabarangay at makakabinta tayo kahit isang kilo. At makakaulam din. Okay. So, silipin natin yung huli ni Kuya Gabi. Ilang kilo sinabi nga, Mas? Ayan. 40 man sila kilo sa laser. Hindi nga. Baka yan. Baka, diri. Sarado, anunod. Ayan yung huli nila, naka-yelo na kasi ibibinta to, mga kabarangay. Okay. So, maya-maya ay uuwi na kami. Time check ay alauna na ng umaga. 1 a.m. ng umaga. Right? So, sa mga bago pa dyan, baka pwede naman, please subscribe. So, pakihit ng notification bell para updated ka pa sa aking mga upload. So, as soon as possible ay maayos natin yung ating camera para makutid sa tayo sa ilalim. Alright, so, bye-bye! Sa warang, iwat ang panaulap niya na, uy!